Welcome back mga kalapatid dito sa Madlalo TV. So for today's video, eto nandito na yung mga warriors natin. Ayan yung mga grizzel natin, yung tatlong blue bar, saka yung Imbre Cross Alphonse. So dito na natin sila lalagay sa Dream Loop mga kalapatid. Mga kasama nila yung kapatid nila doon na Alphonse Imbre. Then ayan yung gagawin nga natin greater. So muli po yan, ayan yung Choco Brown. Ayan yung bagong kalawang line natin dito sa Madlalo TV mga kalapatid. So matawag nga natin tong si Kalawang, dahil kulay kalawang na rin siya. So ito ngayon, gagawin natin habang naghihintay yung mga warriors natin dito. So isa-isa natin siyang pipicturan, tapos i-record nga natin dito mga kalapatid sa record book natin. So nandito yung breeding record ko. So nandito yung mga listahan ko, sino yung nanay, sino yung tatay, saka yung ring number ng mga anak nila. Tapos ililipat natin dito sa record naman ni Madlatu. So para alam natin kung sino-sino mga ibunbay nakakulong dito sa Dream Loop. Ayan. So kasalukuyang nandito yung iba. Ayan, mga nakabilad. Ni-enjoy nila yung ginawa nating mga perch. Ayan o, meron pa rin pasaway na apat na dumadapo dun sa may poste. Ayan o, nakadapo pa rin sila sa tubo. Tapos yung isa nasa baba. Pero mostly, halos lahat nasa ano na sila, nasa perch. Ayan, ang dami pang perch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo pa yung bakante, pero yung lima na to, ayaw nila magpunta dun mga kalapatid. Ako ba sa mga to, lolo ko. Ayan, ito hindi pa naman natin gagamitin niya mga kalapatid. Yung iba natin sa taas. Ito, hindi ko lang alam kung kasya pa sila lahat dito kasi magdadagdag na naman tayo ng panibagong anim. So, malapit ang mapuno. So, bali yung next breeding talaga doon na mapupunta. Ala, no choice na tayo. So, ito, picture muna natin sila isa-isa tapos tingnan natin kung sino yung mga magulang at i-re-record natin doon. Kaya nakita nyo mga kalapatids yung mga picture ng mga ibon natin na to. So halos mga pang out din yan mga kalapatids. Merong imbrek dyan na tatlo. So kung di ako nakakamali, ito yung imbrek. Ayan, na hen. Tapos ito, imbrek cross ninja mga kalapatids. Ayan, yung pina na to. Ayan, pati pala to, ayan, magkapatid nga pala yung dalawa na yan. Imbrek cross ninja. Tapos imbrek cross alphonse naman. Ito isa, yung kulay pula. So bali, kapatid niya yung pula na nandun sa kabila. Kaso nga, yung kalawang na yun, gagawin na natin feeder. So kalawang line natin yan dito. Tingin ko ito yung babae kasi mas maliit. Tapos ito yung sa tingin ko, yung cock natin mga kalapatid. Sa mga naghahanap ng mga YB. Ayan, so bang mabilisan lang ito mga kalapatid. Dahil nga, puno na, saka wala na namang karera. So ngayong June, mukhang hindi na naman tuloy ang karera, di ba? Kaya kailangan talaga natin magbawas. Pati yung mga binibreed ko, binabawasan ko na. Hindi ko na tinutuloy, iba ko binibreed. Tapos yung ring na binibili natin per club, sa pupiraso na lang per club. Kasi nga, hindi na tayo pwede masyado magparami. Medyo mahirapan tayo sa patoka, masyado silang marami mga kalapatids. So eto yung kapatid ng pula na yan. Ayan, eto maganda tong pula na to mga kalapatids. Ayan o. Itong mga grizzel, ako gusto nyo ng mga grizzel. So pag hindi naman nakakuha to, gagawin natin flyer to. Lahat na nandito, tinetraining natin mga kalapatids. Ang di lang talaga training dito, eto lang, si Kalawang lang. Ayan. Eto kasi masyadong, ano to, masyadong maganda para gawin ko flyer. Saka ito lang yung ganitong kulay natin. Diba? Dahil nga, kumbaga, dito sa loop natin, ito yung pinaka rare color mga kalapatids. Kaya ayoko rin ilaro itong ibon natin na to. Ayan, diba? So sana makapagpalaki tayo ng mga ganitong lahi na puro ganito yung mga kulay mga kalapatids. Tapos imbrek alphonse pa to, kaya magandang pundasyon na to pagka naparami natin. Ayan. Tapos nga pala, yung mga nagtatanong kung kamusta na daw yung mga ibon natin doon sa labas. Sige, pagpuntahan natin. Tapos may nagsasuggest pa nga, lagyan daw natin mga kalapatids ng sing-sing. So may dala ako dito, clip ring lang. So try natin kung masusuot pa natin sa kanila. So kanina ko kasi noong nakaraan, base dun sa nakita ko, yung mga paan nila, parang hindi kasya pagka yung sing-sing labbard yung binigay natin. So tatry natin isuot to ngayon. Tapos yun nga pala, about dun sa sticker natin na to. Ayan. So, konting ipon na lang, mabibili ko na yung printer. Pag nabili natin ng printer, ito, papagawa tayo ng mga ganito mga sticker, yung mga waterproof. Ayan, kita nyo to, waterproof to. Hindi siya nababasa, ayan. Saka hindi na nababakbak, mahirap na tanggalin. Kumbaga, binili siya, laminated, ayan. So mamimili tayo ng mga sticker na ganyan na pwedeng kabit sa motor o kung saan-saan pa. Ayan, so magkakalap tayo ng mga sticker na mga ganyan. Tapos ito yung mga ibon. Ay, ayun! Tumatayo na sila. Baka nga lumilipad na to, bumabalik lang. Ayan o. Ayan, kita nyo sila mga kalapatid. Ang laki na. Oh, inog na. Oh, laki na eh. Hindi yan mga kalapatid. Ito. So, ang laki na. Itong dalawa. So, punin natin. Bukan natin isuot tong clip ring natin. Ayan, ang laki na mga kalapatid. Pero at least hindi sila ganun nga mailap. Ayan, ayan. Hindi sila
natatakot kasi nga sanay na sila na pinupuntahan natin. Huwag na sana malalaglag. Ito mga kalapatid, kunin na natin itong isa na pang nasa taas. Kaso, baka kasi malaglag eh. No? So, dahan-dahan lang kasi baka tumalon. Ayan, kunin natin ito. Ayan, ang bait naman eh. So, dahan-dahan lang. Baka kasi tumalon siya. Mahulog. So, ito na siya. Ayan, ito na yung ibon natin. No? Okay, ito ang liit oh. Diba, ang bait-bait niya. Kasi mga galaw-galaw na din yung buntot ayun. Ito yung buntot na parang sumasayaw-sayaw. Ayun, ang bait naman oh. Diba? Kasi baka tumalun eh. Yung ganitong edad kasi na may mga bagwis na ganyan. Kaya na natin yung tumalun. Ayun oh, mahaba na rin yung bagwis nila. Ayan. So lalagyan natin ng ring. Parang malaki ah. Titingnan na natin sa paa. Ay, parang malalaglag boy. Hindi kasya mga kalapatids. Ayan. Kung susuta natin ng sing-sing, ay hindi pwede. Ayan, so hanap tayo na mas maliit dito. Ayan, dumumi pa. Dumumi pa yung ibon natin. So balik na natin, baka tumakas. So hindi pwede. Yung ganitong ring, tumatalo na siya, oh. Sige, balik na natin mga kalapatids. Ayan. Ayan, sabi ko sa inyo, baka natin mabuti dapat eh. Kasi baka malaglag. Ayan, yung isa niyang kapatid doon eh, malungkot oh. So balik na natin to. Yun, magumpay naman natin na ibalik mga kalapatids. Buti na lang, ibalik natin. So hindi pwede singsingan mga kalapatids. Baka pati yung sa lovebirds. Eh baka di kakasa, ito punta natin sa baba. Papakita ko sa inyo kung gano'ng kalaki naman nyo sa mga lovebirds. Dito, meron akong singsing dito na pang lovebirds eh. Eto, mukhang kasya. Kaso, sa tingin ko, mahuhugot pa. Pinagawa ko pa to. Nakalimutan ko kung magkano to, parang 20 pesos yata ang isa o 30. Mahal dito mga kalapatids ha. Parang kasya naman, kaso maliliit yung paa nila. Saka baka mabigatan. So ayan, kita nyo. So persuring natin to, ayan o. Maglalong TV. Para sa mga lovebirds, ayan o, may ring number pa. So, sinusot ko to sa mga lovebirds natin, sa mga inahantid, saka doon sa mga ibon-ibon natin dito. Ayan, balito muna to ha. Ayan, baka mawala. Ayan. So dito, ayan, katulad nito, sila Keps. Ayan, sila Keps. Keps! Tingnan niyo yung ring ni Keps. Ang laki ng mga daliri ng mga yan. Yung kanina, parang kukulang. Kukulang yung daliri niya. Di ba? Pero yung kusin laki lang na ibon, magkasin laki lang. Kaso baka matanggal mga kalapatid. So, sayang naman. Kaya hindi na natin nilalagay yan. Ito yung si Keps mga kalapatid. Nag-exhibition po. Keps, ra! Ayan o. So, yung ring niya, ayan o. Alam ko, 01 tong ring na to eh. Ayan o mga kalapatid. 2101 ang ring number ni Keps. Kasi siya nga yung pinakauna nating lovebird, saka number 1 sa puso natin ito si Keps. Tapos ito nga pala, abangan nyo rin sa video nila Tatay Madla. May siya pa tayong ibon dito na i-handpeed na mga kasama nung ibon nila na si Lem. Nandito yung magiging kasama nun. Opo! Sa natin dahan-dahan. Ayun! May isa pa mga kalapatid siya, no? So, maliit pa eh. Hindi ko lang alam kung ano magiging kulay nito. Pero itong isang itlog na to, wala na to. Guwapo na to. Tagal na nito eh. Wala na to. Sira na to. Pwede na natin tanggalin to. Mamaya tanggalin natin. Ayan. So pagka ganyan, huwag niyong hawakan. Kasi matatakot yung nanay. Saka manibago sila. Tutuktukin nila yung anak. Ano? So kakainin nila yung anak nila. Kaya di pwedeng galamin. So dapat ano to? Apat to. Problema. Ala, di natuloy yung tatlo. Kaya sayang. So yung mga kalapatid, sa ako interesado kayo dun sa mga plakaot natin ng mga YB, saka sa mga breeder, PM lang kayo mga kalapatid. Halos di naman nakakalayo yung mga points niya, no? Yung presyuan niya mga kalapatid. Basta message lang ako sa Facebook, o kaya dun sa messenger natin, o kaya dun sa fanpage, pwede kayo mag-email. Ayan, tapos pagka gusto nyo makuha agad, yun yung paraan din ngayon din mga kalapatid. So yun muna para sa araw na to, like and subscribe. Ingat!